yung araw ng aming interview about the life of Dr. Jose Rizal. So, saan tayo ngayon? Sa pinakamataas. Uy, tingnan nyo. So, nandito po tayo ngayon sa Minswa, which is maghahanap tayo ng students or elementary student para para interview him about Dr. Jose Rizal. So, let's go. A few moments later. Wala ko kayong binabas. So, ayun, sa haba-haba ng oras na maghahanap namin, nakakita na talaga kami. So, let's go. So, ayan, si Princess. Hello. Hi, Princess. Hello. Mag-interview kami about sa life of Dr. Jose Rizal, ha? So, may mga tanong lang kami. Handa-handa na siya. Si Princess. Princess, oo. Princess ang pangalan niya. So, ang first question namin lang is, anong edad na matay si Dr. Jose Rizal? 35. Alam mo ba kung anong section niya pag college? Sectionalism? Wow! Kung one of the BTS si Dr. Jose Rizal, iiduluhin mo ba siya? Of course! Kasi gwapo siya. Ngayon, nangita na po migmang uuma para interviewon about Rizal o tara, ngita ta. Ay, nanadyot siya. Hi, auntie! Mayong buntag! Mag-interview lang mini mo about Dr. Jose Rizal, ha? So, na may mga pangutana ni mo. So, kailan ka ni Dr. Jose Rizal, te? Kailaman ko, pero okay naman to siya namatay. Asa man siya nagpuyo, te? Tapit sa hibin. So, auntie, kabalo ba ka unsa siyang idara na matay? Sila edad niya na matay, te? Magdaga na lang lang siya mga 90 kapin. Kaedad ramo, te? Ay, 50 pa man ko. Oh, sorry. Oh, sige, thank you. Paayo, te. Sa mga Espanyol. So, giyos na siya pagpatay? Ay, pwede niya. Pwede talikod.
to siya. Salamat kita ya sa imong i-share nga. Dito magiba na kita sa iyang larawan dito sa Rizal Park. Ah, looking for a college student share about the knowledge of Jose Rizal. Can you are available? No. Yes. You look you're pretty. Yeah, thank you. What do you want? May I ask some question about Dr. Jose Rizal? As you a college student, do you consider Rizal our national hero? As a college student, I consider Rizal as our national hero because he uses his mind, uses his knowledge and his skills in writings in order for us to be free from the Spaniards. And as we look back to the history, many Filipinos suffered because of the cruelty of the Spaniards. And by this, Rizal uses his braveness in order for us to achieve the freedom that we already have now. Thank you for your very nice answer. Nalalaman mo about Dr. Jose Rizal? Dr. Jose Rizal is, ang full name niya is Jose Protasio Alonzo Mercado Rizal y Rialonda, and he was born on December 30, 1896 at Calamba, Laguna. Wow! Aww. Alam mo talaga ang kanyang buong pangalan, no? Para sa'yo, kung andyan si Jose Rizal sa katabi mo, ano po yung first impression mo sa kanya? Ang first impression ko po sa kanya is mabait, aww, tapos caring and then mapagmahal. Pwede niyo bang i-share sa amin, ma'am, about your knowledge of Dr. Jose Rizal and his novels? Si Dr. Jose Rizal, marami siyang nagawa sa mga Pilipino noon, na kung saan ipinahayag niya ang kanyang mga hinaing, damdamin ukol sa mga namamahal na sa kanila noon, sa pamahalaan, sa simbahan, at sa pamayanan, na kung saan ipinapakita niya sa sangkatauhan na matalino, may kakayahan, at ipinakilos niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga aklat. Hindi lamang sa kanyang aklat, kundi siya rin ay isang taong may prinsipyo na sa mga kwento niya, sa mga babasahin, sa nobela, no? Sa nobela niya, ipinapakita doon at ipinahayag na una, no, kung paano tayo pinamahalaan ng mga Kastila, na kung saan labag, hindi man labag, kundi sa palagay niya ay hindi naaayon sa batas ang mga ginagawa nila. Yes. Na kung saan isa na roon ay ang pag, halimbawa, yung pag kolekta ng mga buwis, yes, no, sa kwentong Kabisang Tales. Yes, ma'am. Maraming kwento doon na mapagkukunan ng aral ng mga kabataan. Kung kaya't hanggang ngayon ay pinag-aralan sa mga paaralan. Yes, ma'am. No? Tinutukoy niya sa kanyang mga aklat ang ukol sa politika, ukol sa sosyolohiya, yes, ukol sa spiritual,
ukol sa siyensya. Ukol sa siyensya, yes. Ukol sa pag-ibig, mm-hmm, na kung saan kailangan ninyong tutukan bilang kabataan. Na madaming pag-ibig ang tinukoy doon. Una, pag-ibig sa tao, laban sa tao. Pag-ibig sa tao, laban sa pamayanan, sa lipunan, sa Diyos, sa magulang, at higit sa lahat, sa ibang pag-ibig sa Diyos ang nakakahigit doon. Dahil karamihan sa mga kwento or sa mga nobela niya ay tinutukoy ang pag-ibig. Yes, no? So, may isa kong naalala doon na sinabi ni Rizal na kailangan nating pagtuunan ang ating bayan. At laging tandaan na Seven mismo ang nagsabi, no? Very common to us na sinabi niya, youth is the hope of our nation. Na totoong-totoo yun. Yes, na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sa ngayon, ang mga turo ni Rizal ay napakahalaga. Yes, para sa inyo bilang kabataan, para sa ating lahat, no? Na nagbago ang takbo ng pamahalaan at ng simbahan ng pamayanan natin, yes, nang dahil sa kanya na siya'y lumaban hindi sa dahas kundi sa kanyang talino na ginagamit. At hindi man tawag natin ang buong aklat, no? Ang buong, yes, aklat ni Rizal ay sa dami niyang naisulat, no? Madami siyang naabot na mga kurso, no? Siya, yes, nag-aral sa ibang bansa. Yung puhunan niya ay ang talino lamang. Na kung kaya't yan ay pinag-aralan sa mga paaralan. Yes, so, ang isang aklat niya na Noli Metangere ay ibinasi pa niya sa Biblia. Yes, no? Na makikita sa Jan, no? Sa Juan 20. Yes, Banata 17. Na sabi niya doon, huwag mo akong salangin. Ibinibatay lamang niya doon. So, yan ay alam ninyo. Nang kayo ay na grade 9. So, madaming makikita doon. Sociological, cultural, spiritual, and holistically developed ang mga estudyante kapag binasa ninyo ang Rizal. Aside, Ana, so, si Rizal din ay may paniniwala sa Panginoon. Yes, ma'am. Siya rin ay may paniniwala sa Panginoon. At siya rin ay naniniwala na ang mga Pilipino ay may lakas, no? Na kayang, anong tawag dyan? Kayang labanan ang lahat. Yes, ma'am. Though, lumaban man siya, yun ang sabi ko sa inyo na kanina, na lumaban siya sa mapayapang paraan. Yes, ma'am. Ibinuwis man niya ang kanyang buhay na walang siyang nasasaktan. Yes, ma'am. Walang dumanak na dugo sa kanya. Though siya ay nagbuwis ng buhay na inakon niya ang lahat. Yes, ma'am. Inakon niya ang lahat dahil lamang sa paratang ng kapwa Pilipino at dahil lamang sa paratang laban sa kanya. Yes, no? Yun lang nakikita ko doon. Maraming salamat, ma'am. May follow-up question ako. Yes. Kasing gwapo po ba ni Dr. Jose Rizal ang asawa niyo? May ganon. Hindi man siya kasing gwapo ni Dr. Jose Rizal. Pero may isa siyang katangian na nakikita ko na tulad ni Rizal. Thank you very much. Thank you. Okay.
is my answering machine. Now that I'm alone.